bata mong naging bilanggo na naging bahagi ng buhay mo. At higit sa lahat, may mensahe ko sa BJMP. Alam niyo po, natutuwa ako. Eh sana naman, yung pagsasama niyo, hindi lang pag nagsawa na kayo mag-jerger, mag-iwalay na kayo. O sa, walang ganun ha. Darating yung araw na hindi natin masabi kung saan ako makakarating. Maaaring maupo ako sa isa sa mga matataas na upuan sa libunan o maaaring maging katulad niyo uli ako. Hindi natin masasabi. Pero ngayon ako ay isa sa mga ama niyo na kinasal kayo. Ayaw kong makikita na maghihiwalay kayo mga buha ka ng ina niyo. Yari din sa akin. Bago ko umalis, meron akong konting regalo sa inyo na sana gabitin niyo para sa ikabubuti ng pagsasama niyo. Sa mga kasama ko naging bilanggo rito at sa mga kasama kong bilanggo, alam niyo, dapat lagi niyong pagmamahal na sa puso niyo. Iwasan niyo yung mga hindi magandang alitan, yung pataasan ng ihe, iwasan niyo yan. Manalangin lang kayo sa Diyos, yung kalayaan ibibigay niya, kustang-taos na puso niyo yung pagsisisi. Nandito ako, hindi ako makakalimot. Bakit? Kasi naging bahagi kayo ng kasaysayan ng aming buhay. 3 taon, 7 buwan, 6 na oras, 45 minuto, 36 segundo ako nakakulog sa kulungan ito. Nakasakasama nyo, may konti saya, producer, at may konti pahit, pero yun lahat ay naging bahagi ng kasaysayan ng buhay natin. At hindi ko ipinahihiya ang buhay ko sa landas ng buhay ko na naging bilanggo ako. Sa lahat ng bilanggo, hindi ko yung pinalilimutan. Kaya ang hiling ko lang sa mga kasama ko nakulong dito at sa kasaluhuyang pa nakakulong, kapit lang sa taas, manalangin kayo at magsisi sa mga kasalanan na gawa nyo, maging mabuting tao pa, hindi lamang sa mata ng kapwa natin tao, kundi maging... Mga kababayan, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ating tatalakayin sa panibagong edisyon ng Editorial Illustrated in Politics and Sports, ang mga latest na kaganapan sa larangan ng politika, palakasan, sining, at iba pa. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe Landscape Arts, ang tanging channel na nag-uulat na nag-drawing pa. Touch na! Balik Bilibid, CFLM. Hindi siya dinakip, di rin naaresto, dahil wala namang atraso sa tao. Si Dr. Francis Leo Antonio Marcos, PhD, ay nasa hoyo muli ng mga preso. Tigib ng emosyon ang baliktanaw niyang ramdam sa oras na iyon, nang kusang loob na bumisita siya upang matunghayan man lang ang mga ex-kakosa sa kakaiba ng eksena kung saan ay pinaunlakan ng 2 buwan ng malayong si FLM ang clamor ng mga persons deprived of liberty na makitang muli ang dati nilang gobernador sa hoyo na di naman nakalimot sa pangakong supply ng bigas, isang kawang gawa na di kailanman magagawa ni naman, maging ang mga malakas matataas na katungkulan sa ating lipunan na mahilig lang magngangawa. Balik Bilibid si FLM upang pangulakan ang imbitasyon ng naging kaibigang warden at di natanggihan ang pagiging ninong ng mga kosang nagisandindib sa itinakdang maswedeng na nagbigkis sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Tinayuan ni FLM ang mga bagong kasal na naging kosa na magmahalan ng wagas hanggang wakas
at pagtibayin pa ang kanilang sampalataya sa may kapal dahil ang pagsisisi ay katapat ng kapatawaran ng Diyos. Kaya darating ang tamang tiyempong na masisalayan nila ang liwanag sa labas bilang malayang nilalang sa lalong madaling panahon. Kanya ring pinakiusapan ang ilang nasa poder ng kapangyarihan sa pader na kulungang iyon na maging mabuting halimbawa upang madali ang transformasyon ng mga PDL bilang role model at iwaksina ang violenteng kapaligiran. Pinapurihan din niya na ituloy lang ang pinaiiral ng mahusay at makataong liderato ayon sa feedback ng ahensya ng mga presong hindi lahat ay may kasalanan kundi biktima ng di patas na patas at injustice na di na makatiis sa mga gumagawa ng lihis. Sobrang galak ang naramdaman ng mga bagong kasal sa regalo ni Ninong FLM at ang isa sa pinakatampok ng kanyang presensya sa ahensya ay ang lagda ng Memorandum of Agreement na buwan ng supply ng bigas mula kay Godfather FLM na tanda ng kanyang pagmamahal sa mga naging bahagi ng kanyang illustrious na buhay sa higit 3 taong lumbay na sila ang karamay. Ganyan kabusilak ang puso ng alagad ng kabutihan sa loob at labas na kinamuhian naman ng mga di makapapel na kalabang kampon ng kasamaan. Si Dr. Francis Leo Antonio Marcos lang naman, harangin man ng sibat, baliktarin man ng watawat, di siya paahawat na makapaglingkod ng tapat upang may pamudmod ang yamang gintong butil kung saan ang mga nabibiyan ay sapat na ang taus-pusong pasasalamat. Sigaw ng mga kosang nabahaginan ng karapat-dapat. Ninong, maraming salamat. Low cut. Taliwas sa binigkas ng isang vlogger sa kanyang content ng panayam kay Apo Francis bago siya magtunumpati sa mass wedding sa Bilibid kung saan ay si FLM ang ginawang Ninong ng mga kosang ng isang dibdib. Hindi yun ang first interview ng mainstream media sa pamusong Humanitarian Trump. FYI, for your information, si FLM ay naka one-on-one in panayam na ng uppercut noong katatapos ng bagong taon 24 sa pamosong bagong laya sa Heritage Manila at sa high-end resident nito na napublish sa Tonight Police Files News, Gilas News Online, Manila Times at ito ay nasundan ng isang babaeng reporter ng kanyang channel noong gumraduate at tumanggap ng diplomang pang-humanitarian at doctorate degree. Agree!
little sister got away to you. I stood up to say goodbye like all the rest, and I heard him tell the warning just before he reached myself. Let my giver play a friend to my request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memory come alive. Take me away and turn back to you. Sing me back home before I go. I recall the same morning, a choir from Crossroads Street came to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singer, this is all my mama sang. Could I hear it first before he moves along? Sing me back home the song I used to hear. Make my old memory come alive. Take me away and turn back the years. Sing me back home before I go. Somebody who can love me and my heart.